I'm Sheila and welcome back to my channel. Today's vlog guys is all about leptospirosis. Paano nga ba natin maiwasan ang leptospirosis? Ano ang dapat nating gawin? Ano nga ba ang mga sintomas ng leptospirosis? At ano ang paraan para makaiwas tayo sa sakit na ito? Kung interesado kayo guys sa vlog na to, paorin nyo pong buo para malaman nyo kung ano talaga ang leptospirosis. Bago ang lahat guys, sana i-like nyo tong video at mag-subscribe kayo sa channel ko. Pwede nyo rin pong i-share sa mga kaibigan nyo. I-tap nyo na rin po yung bell button para po updated kayo sa mga latest video na i-upload ko. Ano nga ba ang leptospirosis? Leptospirosis ay isang uri ng sakit na nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag may sugat ang iyong paa at lumusong ka sa baha. Kapag lumusong tayo sa baha, maaring nakapasok ang mikrobyo sa mata, ilong, bibig o balat na may sugat. Kapag di maiwasan ang paglusong sa baha, mainam na maligo kaagad at magsabon ng maigi para makaiwas sa sakit. Kapag nilagnat ka ng 2 araw mula nung lumusong ka sa baha, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar upang masiguro ang iyong kalusugan at huwag isawalang bahala ang iyong kalusugan. Dahil matindi ang komplikasyon nito kapag di naagapan, pwedeng masira ang ating bato ay puso, baga, at utak. Kadalasan ay ang bato ang tinatamaan ng husto at kapag umabot sa ganon ang sakit ay nagdudulot ng kidney failure at maaari kang madialysis at kapag di kinaya ng iyong katawan ay maaari itong ikamatay. Ano ang sintomas na may leptospirosis ang isang tao? High fever or meron kang lagnat, sakit ang ulo, masakit ang katawan, nagsusuka, paninilaw ng mata, kasama ang balat, pula ang mata, sakit sa tiyan. At kapag nakaranas tayo ng mga ganong sintomas, kailangan nating kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o kaya ospital sa inyong lugar. Paraan ng pag-iwas sa sakit ng leptospirosis. Lumusong o kaya maligo sa baha. Pag di maiwasang lumusong sa baha, magsuot ng bota at guwantes. Ligo pagkatapos o kaya magsabon ka agad ng paa at katawan para makaiwas sa mikrobyo. Pagkatapos ng baha, dapat nakasuot tayo ng bota at guwantes kapag naglilinis na tayo sa ating bahay. Natilihing malinis at maayos ang ating bahay at kapaligiran. Sana may natutunan kayo sa video na to at share nyo na rin po sa lahat para po makaiwas sa sakit na leptospirosis. So tandaan natin palagi na ang ating kalusugan ay mahalaga. Sabi nga nila, health is wealth. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panunood. I'll see you in my next vlog. If you like this video, please give me the like button below, share with friends, and be sure to subscribe my channel. And I would love to hear your feedback regarding my vlogs. So leave me some comments below and let me know what your thoughts of this vlog. Bye bye! See you in my next vlog, guys!